What's up mga par? Nandito nga pala tayo ngayon sa Antipolo. Bale, katatapos lang namin magkape ni Mrs. So ngayon, tutuloy na tayo sa tanay para maghanap ng makakainan for lunch. By the way, kung hindi ka pa nakasubscribe, baka pwede paklik na lang ng subscribe button at notification bell para updated na din po kayo sa mga next videos natin. So habang nabiyay kami papunta ng tanay, pag-usapan muna natin ang motor na to. Kamakailan lang, naglabas na naman ng Honda ng bagong motor sa bansang Thailand. Ito po ay isang classic scooter na under ng 125cc category na tinawag nilang Honda Giorno 125. Ang salitang Giorno nga po ay galing sa bansang Italy na ang ibig sabihin ay day. At ang salitang Buon naman na ang ibig sabihin ay good. Kaya nabuo ang salitang Buongiorno. Na alam naman natin na pagdating sa pagiging klasiko, kadikit na yan ang mga Italiano. So mabalik nga po tayo sa motor na to. Noong around 90s po, nagkaroon na dito sa Pinas ng Honda Giorno. Kaso ito po ay naka 2 stroke at 50cc pa lamang noong panahon yon. So ang Giorno 125 na nirelease ngayon sa bansang Thailand ay updated version na nga po. Sa ngayon nga po ay wala pang balita sa motor na to. At kung darating nga ba to sa Pilipinas? Sa Facebook, may mga nababasa ako na posible nga naman daw marilis tong Giorno 125 dito sa Pinas. Dahil nga daw sa Honda Genio na tuluyan ang pinace out ng Honda sa Philippine market. Ngayon naman, pag-usapan natin kung anong meron sa modern classic scooter na to. Ang makina nga po nito ay naka 125cc, liquid cooled, 4 stroke at 4 valve. Tama po ang narinig nyo. 125cc engine na naka 4 valve nga, kaya may ibubuga tong classic retro style na scooter na to. Meron din itong compression ratio na 11.5:1 na tamang-tama lang din kasi naka liquid cooled naman ang motor na to. Equipped din ang motor na to ng USB charging port at naka smart key system for added security. At para naman sa kanyang braking system, meron itong front disc brake at mechanical drum brake sa rear. Bali, meron itong dalawang variant, may ABS at isa naman ay CBS. Meron din itong digital display panel at fuel tank capacity na 5.4 liters at 30 liters na storage compartment. Meron naman itong ground clearance na 155mm at seat height na 780mm at bigat na 118 kilos. Ito ay ginamitan ng front telescopic suspension at unit swing rear suspension. Ang harap na gulong naman ito ay naka 190x12 na alloy wheel. At likod na ito ay naka 110x90x12 na naka alloy mags din. Inilagay din ni Honda ang kanilang pangmalakasan na ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus sa Giorno 125. Nakaraniwang nakalagay sa kanilang mga 160cc scooter gaya ng Click 160 na tama lang din kasi naka 4 valve na nga ang Giorno 125 dahil yun ang purpose ng ESP Plus. Nakadesign yun sa 4 valve engine mechanism para mas mag-improve ang intake at exhaust system na nagre-resulta ng mas mataas na power output. Pag nagkataon na ilabas nga ito sa Pilipinas, magkakaroon na ng ibang pagpipilian ang mga classic lover. Bukod sa Vespa GTS 125, Lambretta B125, Yamaha Mio Faccio, Benelli Panarea, QJ Motor Torino, at Kymco Like 125 Italia. Sa ngayon, yan pa lang ang mga classic scooter na under na 125cc category na nandito sa Pilipinas. Kung meron pa ako nakalimutan paki-comment na lang. So ang tanong nga dito kung dating nga ba ang motor na to sa Pinas? Sa ngayon wala pa po talagang balita mula sa Honda Philippines kung dadalhin nga ba nila dito ang Giorno 125. Bago ko pala tapusin ang video na to baka naghahanap ka ng mga affordable PC units at iba pang computer services na hindi mo makita sa iba. Baka nandito yan sa GTEC Computer Solution. Check nyo na lang sa kanilang FB page ang kanilang services offer. So ayun nga mga para,
dito ko na muna tatapusin ang video na to. So rise up always and see you on the next one.